guys, good afternoon, good evening kung anong kayong oras na nagsaking video ngayon. For today's video, ay mag-share ako sa inyo kung paano palaguin ang isang sari-sari store. Kasi hindi ko pa umpisahan, don't forget to subscribe my YouTube channel, Ellen Vlog. Ngayon guys, mga kasari, ay mag-share ko sa inyo ngayon kung paano palaguin ang isang sari-sari store. Guys, ang una po na kinakailangan po natin ay isang location. Ang location po ang ating pinagplano kung maganda ba ang magpatayo dito sa isang sari-sari store. Pero kahit naman ay kung gusto natin na magtayo ng sari-sari store kahit hindi masyadong dadaanan sa mga tao, pero guys, ito lang ang paraan. Kung ikaw ay nagtayo ng sari-sari store at nandyan po ang lahat ng mga paninda, guys, siguradong-sigurado dyan po mamimili ang mga customers. Bakit nga ba? Halimbawa, ako ay may sari-sari store at yung kapitbahay ko may sari-sari store din. Kung magtanong sila sa ibang sari-sari store, sa aking kapitbahay, magtanong sila, kapag sinabi nila ay wala, sa gusto man o sa hindi nila na bumili sa akin, ay pupunta din sila sa akin para magtanong. Pagtanong nila, kung meron akong maibigay, ayan guys, dito na sila bibili sa aking tindahan. Guys, yan po ang ating isa-isip na kinakailangan na kahit maliit lang ang ating sari-sari store, dapat ay mayroon tayong mga stocks o kinakailangan sa mga customers natin. Ito guys, halimbawa, sa isang kapitbahay mo ay may sari-sari store, wala silang asin or tuyo. Ang mga customers na suki nila, pupunta sila sa akin. Pagtanong nila, meron ba akong ganyan o ganito? Pag sinabi ko na meron, bumili ang mga customers. Kaya madali palaguin ang ating mga paninda dahil madaling mairuling dahil yung nabili natin nabinta agad at mayroon ng tubo. Yan po guys, ating alalahanin na kinakailangan meron po tayong mga paninda na maibigay sa ating mga customers. Guys, hindi naman lahat na mga nagsari-sari store or nagtayo ng sari-sari store ay isa-isip nila na meron silang kinakailangan o lahat ng kinakailangan sa mga customers. Yan po guys, kung may plano po tayong magtayo ng sari-sari store at gusto nating palaguin, ito ang tips na gagawin natin. Dahil kapag ito ang ating ginagawa, madali pong mairolling ang ating puhunan. Kahit maliit lang ang puhunan natin guys, madali siyang palaguin. Dahil kapag mabinta agad, pag maubos sa mga customers, bumibili din tayo o meron na tayong mga tubo. Yan po ang tubo at ibibili natin agad. Lumaki din ang ating puhunan. Yan po ang sikreto sa paano natin o palaguin ang ating sari-sari store. Guys,
sa akin na previous kong video, kinakailangan po natin, sinasabi ko doon na kinakailangan po natin na pag-aralan dahil malaki ding tulong sa ating mga customers na meron po tayong maibigay at kung ano ang mga kinakailangan nila, dapat ay mayroon tayong mabigay. At kung anong mga hinahanap, kahit maliit lang tindahan o sari-sari store, dapat meron po tayo. Kahit kaunti lang ang ating puhunan, huwag po tayong sa ating puhunan, kung maliit lang, huwag po tayong bibili ng marami. Unti-unti lang po. Dahil pupunta tayo ng marami kung lumalago na ang ating sari-sari store or ang ating puhunan. Guys, kinakailangan po natin ang ating mga tawag dito, mga experience o kinakailangan po natin na pag-aralan kung paano palaguin natin ang ating mga puhunan o ang ating sari-sari store. Yan po guys. Halimbawa ha, meron po tayong asukal. Ang asukal ay pinaka-importante po yan dahil araw-araw ay ginagamit po yan sa umaga. Meron pong magkakape. Kinakailangan meron po tayong mga neripak o nagreripak po tayo. Yan po, dyan po tayo kukuha ng malaking tubo sa mga repacking. Madali pong palaguin ang ating puhunan dyan o ating sari-sari store sa mga repacking. Halimbawa, ito ang tuyo, meron naman po siya 100 ml, 250 ml, yan po, meron po siya, meron pong 50 ml or 5 ml. Pero guys, kung kapag kayo ay bumili ng isang galon o 5 gallon, yata ng isang galon yung malakihan, iripak po niya, malaki po ang tubo dyan dahil bumili po tayo ng ganyan ay mga sa dato puti ay 180 plus, at dipindi lang po yan sa ating pagre-repack. Alalahanin po natin, ang ating pagre-repack ay kinakailangan po na meron tayong maraming tubo. Yan po. Marami po tayong tubo dyan. Dahil kung hindi po marami ang ating pagre-repack, ay baka malugi tayo dyan. Dahil sa pagre-repack, kinakailangan po natin na makita ang ating tubo. Kinakailangan sa isang galon ay alamin na natin kung ano o kung paano or kung ilan ang ating tubo. Sa akin guys, ang isang galon ay meron po siyang yung isang bottle na sa tanduway. Ang isang bottle na yan ay ilagay ko po siya at naripak ko po. Pagripak ko po ay nakita ko po na ang tubo na ganyan. At dyan po ako magre-repack. Magre-packing po ako. At dyan ako magkukuha ng repack sa bote. Sa bote po ng tanduway. Yung 65 gram. Yan po ang ginagamit ko. At yung nakita ko na ang aking tubo. Yan po na ang aking ginagawa. Yan po ang aking nilagyan kung mag-repack ako ng mga liquid, yung mga mantika, mga toyo, yung mga vinegar. Ako po guys ay may vinegar po ako sa niyog at meron po akong vinegar na sugar cane. Ang mabenta po sa akin ay ang sugar, sa niyog po guys, sa niyog. Excuse me po, marami pong lamok. At nasasabi ko na
mabilis o mabintang aking vinegar na niyo dahil mabinta po siya at marami po ang sa akin na 5 pesos dahil niripa ko po siya. Yung vinegar na sugarcane, matagal po siya, matagal po maubos sa aking tindahan. Yan po ang hinahanap sa aking mga customer, ang vinegar na niyo. Guys, sana may natutunan po kayo. Dito lang po ako magtatapos sa aking sinishare. At maraming salamat po sa inyong panonood. Yan po lang guys na kung paano natin palaguin ang isang sari-sari store. Yan po kinakailangan na magdasal sa Panginoon. At huwag natin kalimutan na kinakailangan po ang pagdasal sa Panginoon dahil siya lang ang nakakaalam sa lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana huwag kayong magsawa sa panonood sa aking video. Maraming salamat po.